Bored na bored kami dahil simula na nga ng Eid, kaya nagdesisyon kaming pumunta naman sa Oman. Andito kami sa UAE, pero magkukross kami sa Oman para makarating din kami sa ibang bansa. At yan nga, sobrang lakas naman ng patugtog nung driver namin doon sa bus, kaya hindi rin kami makatulog, kaya ang ginawa na lang namin ng kaibigan ko ay kumain. Ayan, kumain kami ng tinapay na binili ko sa harapan ng bahay. Sobrang sarap din yan, guys. Ayan. At noong kalagitnaan na nga ng aming biyahe, ay nag-stopover muna kami sa isang supermarket para kumain at saka umihi. At pagkatapos nga ng ilang oras na biyahe, narating na namin yung border. Actually, bawal ang mag-picture doon, kaya hindi ko na nakuhanan. Ayan. At sa wakas, ay nakakross na nga kami sa border. Andito na kami sa Oman. So, nakikita ko na ngayon yung flag ng Oman. So, happy! So, pag magkukross ka pala ng border, kailangan mo ng original na passport at visa. At yan nga, nakababa na kami sa bus. So, bago kami pumunta doon sa totoong boat namin, kailangan muna tayong sumakay sa isang maliit na bangka. At yan nga yung aming mga kasama. So, halos lahat sila ay mga Indian at Pakistan. Parang tatlo nga lang kaming mga Filipino. Ayan, kami lang ang unique doon sa aming boat. Pero sa ibang do cruise, may mga Filipinos din kaming nakita at saka mga ibang lahi. Ayan, so ito yung lugar. So maghilo naman kayo mga kaibigan natin dyan from India and Pakistan. Ganito pa lang itsura ng bangka namin. So maluwang siya, may mga upuan. Ayan, pwede ka rin umupo doon sa floor gamit yung mga traditional na mga upuan ng mga Arabo. Ayan. At ito nga, nagpapapicture na si Inday. Pinapakita ko yung mga pagkain namin. Akala ko nga yan lang yung pagkain namin. Nag-aalala pa ako. Saging at saka orange lang, sabi ko. Hala siya. At meron na rin mga life vest na nakaredy. Actually dito, libre yung pagkain. Libre, unlimited yung mga inumin. Kaya talagang mag-i-enjoy kayo. Inaantay pa namin yung mga ibang kasama namin. Actually, meron pa nga kaming nakita, pero siguro doon siya sa ibang bangka, matandang babae, hirap na hirap siyang umakyat. At ito nga yung loob ng aming bangka. So, meron na rin siyang washroom na dalawa, at ito yung pangalawang palapag. Ayan. So, ganito yung itsura ng pangalawang palapag natin. So, marami rin mga upuan dito sa taas. At medyo mainit nga ang panahon dito sa Middle East, kaya napagdesisyonan naming bumaba na lang. At saka para mas malapit kami dito sa may table ng pagkain, di ba? Para diretso na. Naiinip na nga kami ng kasama ko, kaya nagpicture-picture muna kami dito. Kasi marami pa kaming inaantay. Ay nako, Filipino time. At nagsimula na ngang lumayag ang aming bangka. Ayan, marami pang mga ibang do-cruz na hindi pa umalis. Pero pare-parehas lang kami ng pupuntahan. So yan sila, guys. Nagsimula na ngang dumuyan ang aming malaking bangka. Hindi ko in-expect na nakakatapot pala doon. Kaya pala sinabi ng nagmamanage ng cruise na kung gusto naming uminom ng pang-iwas sa hilo, ay kumuha lamang kami. Ganito pala, parang nagduduyan na parang tataob na yung bangka. Kasi pala nung time na pumunta kami, ay malakas ang alon at saka mahangin. Ayan, kaya parang tataob yung bangka. Yung mga bata nga nagsimula na silang mag-iyakan, may mga nagsuka na. Matanda at bata, nagsusuka na. Salamat na nga lang sa Diyos, kahit na ako ay hiluhin nung bata ako, ay hindi naman ako nahilo. Yun nga lang, takot na takot ako kapag kadumuduyan yung bangka. Ako lang yatang nagsisigaw. Yung kasama ko, sabi niya may fear daw siya sa dagat. Pero hindi naman siya sumisigaw. Sabi niya sanay na daw siya. Na-overcome na daw niya yung takot niya sa dagat dahil dito. At dahil nga takot na ako, umupo na ako doon sa sahig. Inaabot ko yung life vest. Kasi takot na takot talaga ako dyan. Gusto ko nang umuwi ulit sa UAE at huwag nang ituloy. Andi lang. Ang lakas na nagpapangkamot. Shock na ito. At medyo nasanay-sanay na nga ako sa pagkakataon yan. At naaaninag ko na din na malapit na kami doon sa mga bundok na destinasyon namin. At nakarating na nga kami, guys. Hilong-hilo kami. Pero okay lang. It's worth it. Siyempre, mahilig tayo sa adventure, diba? At ito nga ang magandang view na makikita mo pagkatapos ng hirap mo sa pagduyan doon sa dagat. At nagsimula na nga silang magtanong kung sino ang may gustong mag-banana boat.
At syempre, tumayo na ako. Pero yung kasama ko natatakot daw kasi nga bumalik ulit yung fear niya sa dagat. Ayan, kahit na malaki ako, di ba? Parang salbabida, di ba? Ayan, so go pa rin tayo sa ating adventure. Puros lalaki nga yung mga nag-go para sa banana boat. Ayan, meron lang isang babae na kasama ko na nagtapang-tapangan katulad ko. Hindi rin siya marunong lumangoy. Nininervyos din ako pero mas daig ng excitement yung aking nararamdaman kasi gusto ko rin talagang ma-experience. Syempre, binayaran mo, di ba? Kaya go lang ng go, guys. Kung tataob man yung banana boat, meron naman tayong life vest, di ba? Meron din akong alam na kaunting paglangoy. Kasi nung bata ako, tumatakas ako para pumunta doon sa ilog. Yan, so natutunan kong lumangoy ng kaunti. Pero yung hindi talaga expert. Yan, medyo-medyo lang. Matagal din mag-desisyon yung iba kung gusto nilang sumama, kaya ang tagal din naming nag-antay pa dyan. At yan nga, paalis na kami. Tuwang-tuwa naman ako, di ba? Ay, hindi pa pala kami paalis. Ayan. Ikakabit pa pala yung banana boat dito sa lukod ng speedboat na to. Ayan. So, ready na. At nagre-ready na nga dyan yung unang batch ng mga mag-banana boat. Of course, hindi ako ang nauna kasi tignan muna natin kung kakayanin nila. At hindi nga ako nagkamali, hindi nga nila kinaya. Tumaob sila kaagad, wala pang 1 minute. Hindi nila kinayang balansehin yung kanilang banana boat. At pagkatapos nga dyan, ay pumunta naman kami doon sa bandang gilid ng dagat para maligo. Actually, hindi ko na nakuhanan ng video kasi hindi ko na dinala tong camera ko dahil mababasa. Ayan, so wala kaming daladalang kahit cellphone. Iniwan na lang namin dito sa aming bangka. At yan nga, ay nakabalik na kami sa pagkakataon yan. So nakabihis na rin kami. At pagkagaling nga pala namin doon sa dagat, ay in-experience muna namin yung speedboat ng ilang minuto. So, kaya sobrang nag-enjoy naman kami. Nakakatakot pero masaya. Nakahanap ka na ba sa kanila? Nahanap mo na ba? Nahanap? Wala. Hanapin mo na kasi. Ang dami. Magkakamukha naman. At yung iba nga ay nabitin. Kaya nag-swimming muna sila. So, inaantay na namin yung aming pagkain dyan. Nagsisimula ng mag-prepare yung mga crew dito sa aming bangka. Medyo nahihilo-hilo ako dyan. Nakababa mo? Parang lasing. Char. So, alam ko na talagang parang mahihilo ako pagkatapos kong kumain. Kaya humingi na ako ng gamot ng panghilo doon sa isang crew. Para ready na tayo, di ba? Ayan nga, sa pagkakataon yan, pumayat na nga ako eh. Tignan nyo. Nangangayayat na ako dyan sa gutom. At nagsimula na nga kaming kumain, guys. So, karamihan ng kanilang mga sinerve ay mga Indian at Arabic foods. Pero, sa totoo lang, masarap naman yung kanilang pagkain. Na-enjoy naman namin ni Inday. Kaso lang, hindi namin dinamihan kasi baka magsuka kami sa biyahe. Agilat kami pa. Hi, Angela. Napagod ka na ba? Yes. Nung muna ako yung pagkakalilo ko. Well, go na may. Sa kami. Hi, guys. Ay, at nagsimula na ngang umandar ulit yung aming bangka. Pero may time na tumigil siya kasi magfi-fishing pa yung mga ibang kasama namin. Yan, may mga gumagalaw dyan. Siguro isda. O baka pating, char. Tignan nyo oh. Ang ganda, diba? Mayat na nag-shim-shimmer daw. Humada yun. At nakabalik na nga kami ulit sa dauman. Kaya kumuha na ulit ako ng mga maraming apples and bananas for takeaway.